Hon? Aalis ka? Why so early? Meron akong kailangan ayusin sa opisina eh. Tsaka hindi ako pwede mag-overtime mamaya at aalis ako. Saan? Alam mo, nakita na namin kung nasan yung kapatid ni Andres. Pupuntahan namin siya mamaya kasama ko yung investigator na hinarko. Han, pag nakita mo siya, please talk to her. Pakiusapan mo na sana huwag niya na lang tayo guluhin ngayon. Pati si Sophie, huwag niya nang guluhin. Yes, I'll do that. Please, Han. Ayoko na madagdagan ng gulo. Especially now na we're trying to win Sophie back. That's right. Don't worry. Ako ang bahala doon, ha? Sophie, maging matalino ka, ha? Baka mamaya bibilugin na naman niya ang ulo mo. Don't worry, Teacher Nina. Oh, sige. Iingat ka. Balitaan mo ako. Okay, Teacher Nina. Yes. Table for two dinner. Mrs. Lucy Santiago. Okay, thank you. Beauty, Mildred? Ma'am? Kayo na munang bahala kay Miley, ha? Hindi ako dito magdi-dinner. Ah, sige po, ma'am. I'm having dinner with Sophie. Ay, talaga po, ma'am. Mabuti naman po. Sana maging maayos na po ang lahat. Teka lang, itetext ko siya, ha? Dinner at Little Italiana Resto. 7 p.m. sharp. I know this is one of your fave restos. Think of our next SC project na. But kailangan yung piliin natin yung kaya nating gawin. Remember, graduation is coming up na, so we have to focus on our ACADS. But let's push mo the anti-cyberbullying campaign. After all, yun yung pinaka-relevant sa atin. I agree. Ay, wait lang ha. Bestie! Bakit kaya? Baka naman may crush si Sophie. Yeah! Crush? No, wala pa akong crush. I'm just happy to be positive. Na wala muna akong negang iisipin today. I'm hopeful na everything will be okay. Pwede bang sabay na lang tayo pumunta? Hindi ko pa na kukuha yung kotse ko eh. Hindi pwedeng isa lang sasakyan natin, attorney. Bakit hindi? May pakiramdam ako may sumusunod sa atin eh. Anong gagawin natin? Ako bahala. Thank you.
Martin Reyes, 817 Del Pilar Street, Cabanatuan City. Yes, table for two for Mrs. Santiago. Okay, this way po. Ito po yung menu namin. Okay, thank you. Ma'am, mukhang maaliwalas yung mukha ninyo ngayon, ah. Hindi katulad dati nung yung gabing hinatid ko kayo kina Mrs. Luna. Yes, Ma'am Dante. I guess it helps if you choose to forgive people kahit nasaktan ka nila. Tama yun, ma'am. Ako nga, kahit binubungangaan ako ng misis ko eh, hindi ko na lang pinapansin. Pinapatawad ko na lang siya. Sophie, iha. Paano siya nakalaya? What? Sino? My father's killer. What? Sophie, kaya nga kita in-invite mag-dinner, hindi ba? Dahil na-convict na yung pumatay sa father mo. Yeah. Well, apparently, you're lying. Again. I saw him with my own two eyes, driving around, free. Sophie, hindi pwede mangyari yun. Your tito said na... I just don't understand, tita. Bakit yung pinabayaan yung case ni tatay? How could you? That's not true. I'm sure merong valid explanation ng tito mo. Valid reason? First, my house. And now this? Wala po ba kayong pakialam kay tatay? Sophie, we also want justice for Kuya Paul. May pakialam din kami. Kung talagang may pakialam kayo, you wouldn't allow this to happen. Sa lahat ng inagaw niyo sa akin. I demand justice for my tatay! Santi, pick up the phone! Mani-pedi? Are you okay? I just want to talk to your father. Why? Nag-awit naman ba kayo? No, no, Miley. It's just about the case of Kuya Paul. Sophie found something lang.
Sophie talaga is there to fall even. Ang sama-sama nila, Teacher Ninang. How could they do this to Tatay? Hinayaan nilang makalaya yung killer niya. I thought pa naman magkakaayos kami ni Tita sa restaurant. Open pa naman ako to forgive her. Pero bakit ganun, Teacher Ninang? Sinasaktan nila ako ng paulit-ulit. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin ibabalik sa kanila. Janina, kaibigan naman nila si tatay eh. We're family. Maintindihan ko naman kung ano mang reason kung bakit nila binenta yung bahay. But this, makalaya yung killer ni tatay? Valid reason. Ganun ba sila ka-heartless? Darling, ilang beses ko ba sinabi sa'yo na masamang magwalis kapag gabi? Walis ka pa rin ang walis. Darling, alam mo, nagpasensos ako at sa lahat yata ng lalaki na titira dito, ikaw na lang po ang naniniwala sa mga pamahiin. Eh ano namang masama kung maniwala? Eh kung mawalis mo yung swerte, lumabas pa paano? Eh teka. Paano kung sabihin ko sa'yo na, paano kung hindi ako nagwalis nung unang gabing nakilala mo ko? Oh ano, edi hindi mo na sila ng beauty ko! Oh, may malas ba doon? Medyo. Konti lang. Medyo. Tsaka na nga. Doon naman. Sorry, sir. Sarado na po ang parlor. Eh, kung gusto niyo bumalik na lang po kayo bukas. Hindi. May nahanap lang akong Martin Reyes. Ako po yan. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Santi Santiago. Sir. Nice to finally meet you. Daddy Ninong. I want to talk to Attorney Huerta now. To terminate my guardianship. At para ipahawak sa kanya yung case ni Tatay against his murderer. So, sigurado ka ba na gusto mo na talaga? As in, hashtag sure na? Pinapangiti lang kita kasi parang nawala na yung ngiti sa bunso namin eh. Alam mo na, napakahirap ng demandahan. Gusto ko, pagpapasok tayo dyan, yung talagang sigurado ka na, yung gusto mo na talaga. Yung handang-handa ka na. But, Daddy Nino, I can't just sit around and let them use Tatay's properties however they want. At hindi ko rin pwedeng hayaan na mawalan ng justice yung pagkamatay ni Tatay. I
Ayoko naman talaga makadagdag pa yan sa mga dalahin mo, Monsu. Tsaka isa pa talagang ayoko na niloloko kanila. And that's exactly why I want to push for this, Daddy Nino. Ito. Basta bunso itong tatandaan mo, ha? Kaya matalo ka man o manalo, kadamay mo kami. Basta sa laban na ito, tandaan mo, kasama mo si Daddy Nino. Hashtag smile. Yung sa kaso ng tatay mo, eh, provisional dismissal lang yun. Oh, yung ibig sabihin, bukas na bukas, pwede natin muling pabuksan ang kaso. Kaya nga lang, mag-iintay ulit tayo ng may labas ang waranto pa rin sa taong pumatay sa tatay mo. Gaano katagal po ba bago lumabas yung warrant? Eh, mga 1 to 3 months, iha. Bakit naman po ganun katagal? Eh, ganun talaga eh. Napabayaan yung kaso eh. Eh, kung hindi naman eh, di sana na-convict na yung taong yun. That's exactly why I want to change the guardianship. Tito and Tita are not the right guardians for me. Kung napabayaan nila yung case ni Tatay, mapapabayaan din nila ako. Eh, so, yun nga yung sinasabi ko din. Yung sa pagpapalit ng guardianship, una, iha, may pera ka ba para i-file yung motion? Abay, napakamahal ng filing fee, eh. Eh, magkano po ba ang magagastos sa third? Okay. I will pay for it. Eh, teka, attorney. Siya na ngayon na agrabyado. Bakit kailangan siya pa yung magbayad ng ganyang kalaki? Don't worry, Teacher Ninang. I will talk to Tita. I'll ask for my money. Okay. Wala na pala tayong problema sa pera, no? Sophie, pangalawa, para ma-terminate ang guardianship sa tito mo, kailangan natin ng basihan para maalis sa kanila ang guardianship. Probable cause, ika nga. Eh, attorney, hindi pa ba sapat na probable cause yung binenta yung bahay niya na hindi sinasabi sa kanya? Hindi pa ba sapat yun? Yes. And feeling ko, guilty si Tite. Nung tinanong ko siya about the sold house, wala siyang masagot. Ay, sandali, Sophie. Hindi naman pwede dito yung feeling lang. Ang kailangan natin, makapangalap ng ebidensya. Ah, di ba ni attorney? Ako na po ang bahala kasi ipapakiusap ko na lang dun sa private investigator natin. Di samantalang nangangalap tayo ng ebidensya, I assume na si Rose at si Joe ang gusto mong maging legal guardian. Kung wala naman ditong kadugot na si Sophie eh, at kung kayo naman talaga ang trip ng bata, pwede naman natin gawa ng paraan yan. Laban natin yan. Pero Sophie, ha? Katulad na sinabi ko sa iyo noong una, bukod sa magastos, medyo matagal ang proseso para mailipat sa kanila ang guardianship. Aabot ng taon. I'm willing to pay and wait. Aha, medyo palaban naman pala itong si Sophie. Eh di kung gano'n, di pagsabay na natin yung pagpapile natin ng chains of guardianship sa temporary restraining order yan kay Santi, para nang sa gayon na hindi niya natuluyan mawalda sa mga pera mo. At handa ka na ba talaga na hindi mo magagalaw ang mga ari-arian mo? As long as hindi magagalaw ni na tito, I'm all for it. Tali naman palang kausap ng batang to. Eh, kung gayon, di total sila naman ang pinili mong mga guardian mo. Nga lang, hindi ko alam kung bakit pinili mo sila. Samantalang puro bugbugan naman doon sa kanila. Ibig sabihin, bugbugan ng pagmamahal. Di sila na rin ang gawin natin na temporary guardians mo habang pinipetisyon natin yung pagte-terminate sa guardianship sa mga tito at tita mo. Okay ba sa'yo yun?
killer ni Kuya Paul. Tulog ka na kasi, para hindi ka lamukin. You're G, right? Thinking nga kung tatawagan kita kagabi. Pero, the last time I called you about my father's killer, hindi ka sumipot. Remember? Ma'am? You're so tagal! Saan ka ba nang galing? Alam mo, kanina pa ako nandito. My feet are sore na kaya. Ma'am, pasensya na po ha, pero magsasara na po kasi kami. Kaya, bakit ba hindi ka nagpakita? Okay. Oh well, it's not important anymore. What's important is, nandito ka ngayon. I want you to punish my father's killer. I want him to pay the price for what he did to Tatay. Anong kabayaran ba ang gusto mo? Death. An eye for an eye. A tooth for a tooth. Yan ba ang talagang gusto mong mangyari? That's justice naman, right? Kung anong kinuha sa akin, dapat yun din ang kapalit. I want revenge for what he did to my tatay. Sana mamatayan rin siya. Magiging pasaya ka naman kung mangyari yun. Yes. Magiging masaya ako kung lahat ng nanakit sa akin ay maparusahan. Tutal, you're a just and fair God naman, di ba? You will give justice to my tatay's death by making that criminal suffer. Right, G? May tiwala ka ba sa akin?